That you have made, Lord, for all of us, Lord. And Father, as we continue to come to your presence, we remember in prayer, oh God, our nation, the Philippines. Lord, we thank you, God, Lord, for this new year, this new decade. We thank you, Lord God, for the positive perspective, oh God, Lord, of our economy for this year, oh God. Salamat po, Panginoon, na ang aming bayan ay iyong pinanghahawakan. Ikaw ang Diyos ng Pilipinas, Panginoon. At salamat po, O Diyos, Lord, patuloy po namin inhingi ang karunungan mo sa aming pamumuno, Panginoon, Lord, lalo na sa aming Pangulo, si President Rodrigo Duterte, Panginoon, at kasamang kanyang buong mga kabinete, Panginoon, ang aming mga senador, kongresista, ang aming judicial system, O God, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord, sa aming pamahalaan, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, Lord, makagawa ng mga hakbangin para sa ikabubuti, ikasusulong ng aming bayan, Panginoon. At Lord, sa mga oras na ito, balutin niyo po, O Diyos, ng iyong banal na dugo ang buong bayan ng Pilipinas sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lahat ng mga gawain, Lord, na ginagawa, Panginoon, ay tinataas ang pangalan mo, Jesus, bilang Diyos at Hari, Panginoon. Lord, we just bless you. Even, O God, we remember in prayer, O God, Lord, ang tensyon na nangyayari between USA and Iran, O God. Lord, salamat po, Panginoon, that you are our peace, O God. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, Lord, ang aming mga kababayan na naiipit, Lord, sa pangyayaring ito, Panginoon, Lord, sa Middle East, O God. Lord, we thank you, God, Lord, na sa tamang kapanahunan mo, Panginoon, all your prophecies shall be revealed, O God. But for the meantime, O God, Lord, let nothing preempt, O God, Lord, your word, O God, your wisdom, Lord, yung mga nais mong mangyari pa, Panginoon, Lord, as the world, O God, Lord, come to recognize who you are, Jesus. Salamat po, Panginoon. And Lord, gayon din po, Panginoon, Lord, we remember our prayer, in our prayers, O God, Lord, ang aming mga kapatiran sa Australia, O God. Lord, we pray, O God, Lord, lalo na po sa still ongoing na Australian bushfire, O God, Lord, na libo-libo na ang mga nawawala ng tahanan, Panginoon. Father, we thank you, God, Lord, as we apply the blood of Jesus Christ over the whole of Australia, O God. Let this nation, O God, come to know you, O God. Let this nation recognize that Jesus is Lord, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. At patuloy ka namin, Panginoon, inaalala, lalo na, Panginoon, sa iyong bayang Israel. Pagpalain niyo po ang bayan na ito, Panginoon, Lord. Ang puso mo ay nandito sa bayan na ito, Panginoon. At salamat, O Diyos, na dinugtong mo ang aming bayan, Panginoon, sa iyong plano, Panginoon, Lord, sa iyong bayang Israel. Let Israel, O God, come to worship you. Let its borders speak of peace and your praise, O God. At salamat po sa umagang ito as we lift up our hands before you, O God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, Lord, sa mga bagay na inilalaan mo sa amin ngayong araw na ito. We bless you, Lord. We thank you, God. Salamat po. Sige po, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Hallelujah. Oh, hallelujah. To you we bring back all the praise, glory. You alone deserve it, O God. In the name of Jesus we pray. We all say amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen, amen. Pag kayo po ay umupo, kamayan niyo po yung inyong katabi at sabihin mong, God bless you. Praise God. Amen. By the way, meron po tayong children's church para po sa mga may dalang mga bata, ages 10 and below. Meron po tayong children's church doon. Yung mga ushers po natin, pwede po kayong lapitan at kayo po ay i-usher yung mga bata po natin sa ating napaka-inam at napakagandang children's church. Praise God. Hallelujah. So in behalf po ng Jesus Christ Saves Global Outreach, wini-welcome po natin lahat ng ating mga new friends na nandito, yung mga first-timers po, yung mga unang pagkakataon na anyayahan sa ating gawain. Pwede po ba kayong tumayo from where you are, kung first time nyo po sa lugar na ito o sa ganitong gawain? Pwede po ba natin makita yung mga new friends natin? Ay, maraming salamat po. Thank you very much. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po.
Thank you po. The Lord bless you. Of course, wini-welcome din natin yung ating mga kapulisyahan. Magkakaroon sila ng commencement ngayon, yung kumbaga recognition ng kanilang 12-week program. So God bless you mga sir. Happy New Year po sa inyo. Di tayo nagkita ng tatlong linggo. Praise God, but you're here and we bless the Lord. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. So ang ating papag-uusapan is about our roadmap for 2020. Bago po tayo gumawa ng ating mga New Year's resolution, ang iba naman nakagawa na talaga at probably sinisimula na ngayon, mas mainam na magkaroon tayo ng pinaka-mind frame, no? Kung ano ang ating tatahakin as a congregation, as the people of God, lalo na po dito sa 1030 family, tungkol po sa tatakbuhin natin sa buong taon na to, pinahayag na po yan sa ating battle cry kanina, yun po yung pinaka-spiritual mandate, prophetic mandate sa atin as a congregation ng ating Panginoon. And if you will recall, yung mga nakaraan po nating pag-aaral, ay sabi ko sa inyo, i-take home natin yung ating best outcome. So i-review lang natin upang tayo ay magkaroon ng best outcome for the year. No? So paki-flash nga yung ating best outcome, yung last preaching natin. Sinabi natin kung gusto natin na magtagumpay ang ating bagong taon. Sino po dito ang gusto magtagumpay ang ating bagong taon? Amen. So dapat umpisahan po natin yan, that you know, yung mga plano natin, yung mga pangarap natin dito sa mga nag-uumpisang taon at dekada na to, must be, let her be built by faith. Dapat ito daw po ay tinatatag ng ating pananampalataya. Amen. Sinisimulan ng may pananampalataya. Amen. So ibig sabihin, ngayon pa lang, isama natin yung ating faith, isama natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga plano. Amen. Kasi yung iba, nagplano na agad. Pero dun sa equation ng plano niya, wala naman ang Panginoon dun. Tapos at the end of the year, saka hahanapin si Lord. Lord, anong plano mo? Anong nangyari sa taon na to? Dun mo hahanapin. At the end of the year. De, ngayon pa lang, isama mo na ang Panginoon, ang iyong pananampalataya sa iyong mga plano. And letter E, you know, it must be established by faith, na ito ay pinatatagpain. Umpisahan mo ng pananampalataya at ito ay lalo pang patatagin, okay? At i-operate ng pananampalataya natin. Okay? There's not a single day this whole year, this new decade, that we will live without faith. Dapat araw-araw meron tayong pananampalataya, no matter our circumstances, no matter our situations are, hindi tayo mawawalan ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen. Praise God. And then letter S dito, it need to be seized by faith. No, na kailangan yung mga pangarap natin ay ating kinukuha, ating kiniklaim, no, ng may pananampalataya. We are not just doing a lip service here. No, na pag tayo ay nagdeklara para sa taon na to, nakisabay ka lang. O kung nag-lip sync ka lang, sinabay mo lang yung bibig mo. But you know, it's not even in your heart. Hindi mo ito iniisip at ilalagay sa iyong puso. Nakikiuso ka lang ba? O nakikisabay ka lang ba? But no, kung nais mong maging matagumpay ang iyong buong taon, dapat i-claim mo ito. You have to seize it. Kailangan mo itong kuhanin ng may pananampalataya at sa pananampalataya sa ating Panginoon. And letter T, upang tayo ay patuloy, no, na mag-materialize itong mga pangarap natin at mga hinihingi natin sa ating Panginoon, it must be triumphed by faith. Amen. Besides sa pag-aralan natin, that by faith we can move mountains, tama po ba? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kaya nga natin magpalipat ng mga bundok ng ating mga problema at sitwasyon. Sino po dito ang may pananampalataya kay Lord? Yung naniniwala ka sa Panginoon, ay salamat sa Diyos. Alam niyo si Jesus Christ, there was a time when He was walking here on earth, pumunta siya sa isang lugar eh. Okay, so excited ang Panginoon na pumunta sa lugar na yon. Ewan ko kung 10:30 yon. Excited na excited si Lord. Tapos pagpunta niya, biglang nag-grieve. Naiyak ang Diyos. Kasi walang pananampalataya sa lugar na yon. Meron palang lugar na yon, ano, na walang pananampalataya. So whatever happened to that place, sayang, they missed their visitation. Nakakalungkot kasi na-missed out nila
nilagpasan sila ng kanilang mga pagpapala kasi wala silang pananampalataya. Sayang. Sabi mo sa katabi mo, sayang naman. Sayang. I'm praying that the congregation of this 1030 family ng JCSGO at pati yung mga na nakakapanood sa ating live stream, matagpuan ng Lord na may pananampalataya. Wow! Nabuhay ang mga pananampalataya. Wow! Na-active! May inactive pala na, oo, meron. Inactive. Ito yung mga Christian na nagsasabi na, alam mo noon, Pastora Weng, ang daming inano sa akin ng Lord, bilas ako ng Panginoon. Ewan ko ngayon, ba't mo hindi? Bakit nga ba? Nagbago ba ang isip ng Panginoon na tayo pagpalain? I guess not. But probably noon, grabe ang faith mo. Kaya mo talagang manampalataya na pwede kang tumira sa Mars. Pero I don't know whatever happened. Para ngayon, kumukulimlim. So, you know, ngayong 2020, God is giving us a roadmap. At alam nyo, sabi sa salita ng Diyos, yung pinaka-roadmap natin, in the book of Psalms 119 verse 105 sa New King James Translation, the word of God is a lamp unto our feet and a light to our path. Ito ang roadmap natin, gusto kong sabihin sa inyo. Wala lang iba. Ang roadmap natin is the very word of God. Huwag na kayo maghanap ng iba. Amen. Ang salita ng Diyos, yan ang magiging ilaw sa ating mga daraanan. Yan daw ang magiging gabay natin sa ating patutunguhan. Amen. The word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo ipapahamak niyan. Amen. Although 2020 has been broadcasted as the year of the metal rat. Metal na daga. Pambihira, daga na nga, minetal pa. You know, rat is symbolic of poverty. Amen. Ginawa mo pang metal. Ibig sabihin, napakatigas. Napakatinding uri ng kahirapan. Hardcore, ibig sabihin. 2020 is being prophesied as that. Papayag ba kayo na hardcore poverty? Yun ang sabi ng mundo. Pero we would rather believe the report of the Lord. Anong sabi sa Proverbs 10:21? The blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow in it. Ang pagpapala ng Panginoon, walang kaakibat na mga kapighatian yan. Kaya ang buong 1030 family, talagang pagpapalain kayo ng Panginoon, lubos na ikakasiyan natin. Walang halo, walang kapalit. Walang halo pag-iimbot at mga problema, mga sigalot at kung ano-ano pa. That is God's blessing to us. Amen. Wow, that's very universal in the Word of God. Yan ang mabubuti at magagandang plano ng Panginoon sa atin. At siguro yung iba sa atin ay tinatanong, talaga ba yan, Pastora Weng? Baka para sa iba yan, no, God is even commanding the blessing to come upon you and to come upon me. Anong sabi sa Deuteronomy 28 verse 8 sa New King James Version? The Lord will command the blessing on you. God will command the blessing on you, on me. Pag-uutusan daw ng Panginoon ang mga pagpapala niya na mapunta sa iyo. Yes, mapunta sa iyo. Wow! Mapunta sa inyo dyan! Amen! God will command it. And you know what? Habang nakaupo kayo dyan, inuutusan na ng Panginoon yung mga pagpapala na pumunta sa inyo ngayon. Hallelujah! At sa mga address nyo, praise God! Amen! God is commanding that. Sabi dyan, the Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand. And He will bless you in the land which the Lord your God is giving you kung nasaan ka man. God will even command that blessing on you. Amen. You know, itong nakaraang New Year, my family and I went
out of town, no, para mag-spend kami ng New Year. And it's really such a blessing dahil, you know, sabi ko, we get to spend time ng aming pamilya. And we stayed in a place overlooking a great expanse of landscape. Hanggang ng ganda tuwing umaga, nakangangal ako doon. Doon ako nakatingin. You know, when you're in a limited place, kunwari, when I go to my office, naka-cubicle kami eh. Yun na, parang pag nakaupo ka doon, ito na lang, yung pader dito, yung pader dito, yung pader dito, yung pader dito. Yun lang, very limited view. Yun lang makikita mo, limitado, di ba? And even if we're here in this grand hall, kahit malaking-malaki to, our eyes are limited, tama po ba? Kasi syempre, hindi naman natin makita kung ano yung nasa labas. We can only see, bagamat malaki, still limited, as far as our eyes can see. But you know, I was there every morning, nandun ako doon sa overlooking place, nakaganyan ako. Tingin ako ng tingin, and I'm so in awe at the expanse of my God's bigness. Ang laki-laki ng aking Diyos. Sabi ko, Lord, naka-open na itong horizon na ito. Hindi pa rin matansya ng mata ko yung layo, yung laki, yung lawak na pwedeng abutin ng aking mata. And as I was staring there, the Lord is speaking to me. Parang sinasabi ng Panginoon, Weng, nakikita mo ba mga nakikita mo? Oo nga, Lord, pero hindi ko na maabot yung banda roon. Ano kaya yung nandun? And God started speaking, yung mga nakikita mo, pati yung mga hindi mo kayang makita, parang blessing lang yan eh. Yung mga makikita mo at hindi mo na kayang makita, yung mga pinapangarap mo at hindi mo na kayang pangarapin, yung mga kaya mong isipin at kahit yung mga hindi mo na kayang isipin, kayang-kayang ibigay yan sa'yo ng Panginoon. Hallelujah! That's why in Ephesians chapter 3:20, it says there, sabi daw, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask of or think of according to the power that is working in us. Higit sa yung inaasahan, higit sa kaya mong isipin, arokin, yun o, pangarapin, aba, yan ang kayang-kayang ibigay sa'yo ng Panginoon. Amen. If we only have the Word of God as our roadmap this year, do you have the Word? Mayroon ka bang salita ng Diyos sa iyong buhay? Amen. Meron ba? Paki-assess mo nga, meron bang salita ng Diyos sa buhay ko ang nag-ooperate para maging roadmap ko? Lord, ano yun? Come to think of it. Sabi dun sa binasa natin sa Psalms that His Word will be the light unto our feet. Magiging giya, gabay ng ating mga tatahakin. You must have the Word. Kailangang meron ka niyan. Sabi mo sa sarili mo, kailangang meron ako. You cannot survive this year without it. Otherwise, you will just go around in circles, pareho, yun ang yun, yun ang yun, yun ang yun pa rin. Kasi walang ilaw ang iyong dadaanan. You know, the future, as far as our limited eyes can see, is blurred. Alam niyo yun, di natin talaga makita eh. Kung yung physical lang nating mga mata at yung mga limitado nating isip ang ating pagbabasihan. But hey, we're talking about the Word of God. Amen. Being the lamp to our feet and a light to our path. So pag tinatanong natin sa ating mga sarili, Pastora, paano ba ako kukuha ng Word? Saan ko ba makukuha yan? Have you ever wondered, Lord, ano nga bang pwede kong makuha? Ano kaya yung word ko for this year? Ano kaya, Lord, ang panghahawakan ko? Have you ever thought of that? Pinag-pray niyo ba? Lord, I need something to grasp. Kailangan ko meron akong foothold. Kailangan may hahawak sa akin. I pray that. And God speak to me, sa Deuteronomy 30 verse 14, sabi sa NIV, know the Word is very near you. Para sa mga nagtatanong dyan, nasaan ang Word? Anong Word dyan, Lord? Anong sabi ng Panginoon? The Word is very near you. Ang salita ng Diyos, ang lapit-lapit sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, ang lapit pala sa'yo. Ay, asan? Hindi ko nga alam kung anong Word ko ngayon, Pastora Weng. Sabi doon, the Word is very near you. It is in your
mouth, nandiyan sa bibig mo. Kaya lang minsan yung lumalabas sa bibig natin, it's either complain, pambira naman Lord, ito na naman, mag-umpisa na naman yung taon, ano ba, ganito na naman ba? It is in your mouth, yung lumalabas sa ating mga bibig, puro nega. Siguro, matatapos sila itong taon na to, baka hindi na ako ma-promote, baka matanggal ako ngayon eh. Kaya man, baka talagang mawala yung kabuhayan namin. Aba, nagpo-propesiya ka na ng nega. Amen. It is in your mouth. Ayusin mo yung tabas ng dila mo sa taon na to. You know, this year is a powerful year. Napaka makapangyarihan ng taon na to because this is the beginning of a new decade. Sabi nga ni Pastor Vicky, yung nung minimension niya yung ating battle cry, buwelo ito eh. This is the head start year. Kaya kung anong uumpisahan mo ngayong taon na to, yan ang magiging head start mo. Yan ang magiging tahakin ng buong dekada mo. O sige, mag-umpisa ka ng pangit. At ng pangit na rin yung buong dekada. Pero sino kaya dito ang mag-uumpisa ng maganda at may pananampalataya sa Panginoon? Taas ang kamay. Oh, taas ang kamay. Oh, praise God. Nasa isang pahina pala tayo. We all wanted to start and to kick this year very well before the Lord. Amen. And you know why? Kapag binibitawan natin sa ating mga bibig ang mga salita ng ating Panginoon. You know, sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 12, God is watching His word to fulfill it. Pag binibigkas mo ang salita ng Diyos sa bibig mo, ang Diyos nakabantay na. Binabantayan ng Panginoon ang mga lalabas sa iyong bibig. Yung mga idideklara mong mabubuti at magagandang salita at salita lalo pa ng ating Panginoon, aba, inaabangan ng Lord yan. Para ano? Wala lang, inaabangan lang yan, no? The Word of God says, God is watching His Word to what? To fulfill it. Para ipatupad niya, gawin niya sa iyong buhay. Amen. Hindi pa dyan eh. Ang advance niyo naman. Mas mag-isip yung ating. Amen. So you know, ating Panginoon, He is really on the lookout. O ano kaya ang lalabas sa bibig ng mga taga 1030 family, yung mga lalabas sa bibig nilang mga salita ko, na-excited, na-excited ang ating Panginoon na gawin agad-agad. So you better watch out sa lalabas sa iyong bibig. I pray na ang labas ng ating mga bibig ay mga mabubuti at magaganda. Mga salita ng ating Panginoon na magdideklara ng ating mga magagandang tatahakin sa taon ng 2019. Praise God. You know, habang nandun ako dun sa lugar ng overlooking na yon, you know, I started asking God every morning, Lord, what's in for me? Siyempre, for me, a personal devotion ko yun, di ba? What's in for me in 2020, Lord? You know, I'm a pastor also of a congregation. What's in for us? Tinanong ko rin naman yung us. There is an us. Amen. So ang ating Panginoon, hindi naman nagdamot. And I want to share to you 5 prophetic declaration na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Alam ko marami pa kayong mga declaration, but let me share to you 5 that I have personally received from the Lord. Amen. And I pray this will really serve as a roadmap para sa atin. The first thing, ayan na. Okay na, umpisa na. Tanda po natin yung next plate. The first declaration for 2020 is that 2020 will be the year of new beginnings. Ito'y magiging taon ng maraming bagong simula para sa atin. And what does it mean? Simula lang tayo ng simula? No. It means that yung mga nakaraan natin, yung mga palpak, yung mga, alam niyo yun, mga failed happenings, mga failures natin, mga unmet expectations natin, yung mga sama ng loob natin, yung mga
Hindi magagandang nangyari ng mga nakaraan. Tapos na yon. Sabihin nyo nga, tapos na. Amen. Must be. Tapusin na natin yon. Because God will start to begin anew in our lives. Gusto ng Panginoon, magsimula siya at tayo rin ay makasimula ng bago sa bagong taon at bagong dekada na to. Ngayon, kung yung mga excess baggage natin, ng mga kapighatian, mga hindi magaganda, bit pa natin na para tayong Santa Claus na may malaking pouch dyan sa likod natin, sa bagong taon na to, edi pareho pa din. Binit-bit mo eh. Amen. Kalimutan na natin yon. Sabi sa Isaiah 43 verse 19, "Behold, I will do a new thing." Sino nagsasalita dito? Ang ating Panginoon. Pagmasdan mo, ako'y gumagawa ng mga bagong bagay. You better watch out. Tingnan mo na, buksan mo ang iyong mga spiritual na mga mata. God will do a new thing. Sabi doon, "Now it shall spring forth," umuusbong. "Shall you not know it?" Hindi mo ba malalaman? Hindi ba ipapaalam sa'yo na may ginagawa ang Panginoon sa'yo? Pwede ba yon? Of course not. Pag may ginagawa ang Panginoon, tsak ipapaalam niya sa'yo. Ikaw ang target ng blessing eh. Pwede bang ikaw yung tinatarget ng blessing? Ang nakakaalam niyan, yung mga taga-Zimbabwe, hindi papaalam din yan sa'yo ng Panginoon. So that it will cause thanksgiving in your heart. Amen. Para magpasalamat ka sa ating Panginoon. Amen. Sino po dito ang excited na may simulan ng bago ang Panginoon sa buhay niya? Yes, Lord, ayoko na ng luma. Yes, Lord, ayoko na ng dati. God will begin a new thing in our midst. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Sabi ng salita ng Diyos, kahit walang daan doon sa ilang, gagawa siya ng daan. At kahit walang ilog, walang tubig sa desierto, gagawa siya ng tubig doon. So God is speaking of something new that is impossible for you and for me. God is cooking up something miraculous in our midst this year. Kasi hindi posible yun eh. No, nasa ilang merong magandang daan, tapos sa disyerto, tigang, tuyot, mainit, biglang may streams of water. Imposible yon in the natural. But God is saying so, na iyan doon yung mga bagay na uumpisahan niya sa'yo. Meron bang mga imposible na sitwasyon sa buhay mo? Sino dito yung may mga imposible? Mukhang imposible na talaga. Wow, God will make a way for you. Kung kailangan magpausbong ng tubig dyan sa tigang mong sitwasyon ng Panginoon, He will do it! Amen! Amen! Hindi mo ba ito makikita? Of course, makikita mo yan. Amen. We just have to trust God. Yes, Lord. You will do a new thing in my life. It now springs forth. Nag-uumpisa na. Amen. The second thing, no, na nais ng Panginoon na mangyari sa atin is that this 2020 will be the year of open opportunities. Na magbubukas ang Panginoon ng maraming oportunidad sa bawat isa sa atin. We just need to walk into our blessing. Kailangan mo lang pag nagbukas, lakaran mo kasi. Kasi ang daming binubuksan, ayaw mong kumilos. You are in a standstill. Ang daming binubuksan ng Panginoon, tinititigan lang natin. Ay, bukas oh. Ay, ayun oh. No, you need to walk into that open opportunities. And I mean yung open opportunities that is God-ordained. Kasi baka may piloso potasyo dito eh. Open opportunities, ano ibig sabihin? Kapatid mga kamalasan? Hindi naman yon. We're talking about yung God's open opportunities for us. Amen. So, anong sabi sa book of Revelations, chapter 8, 3 verse 8, in the New King James Version, sabi doon, "I know your works." Alam ng Panginoon ang mga nangyayari at ginagawa mo. Sana mabuti. Sana all.
Di po ba? See, I have set before you an open door, and no one can shut it. Pag nagbukas ang Panginoon, walang sino man ang makapagsasara nito. Amen. Kahit may mga kumokontra sa buhay mo, kahit may mga lumalaban-laban sa'yo, may mga talagang intensyon, literal, meron talagang mga pinagpaplanuhan pa na pagsarhan ka. When God opens door for you, no one can shut it. Walang sino man ang makapagsasara ng bukas na pintuan para sa'yo. Amen. So God will be opening many doors. All you need to do is to step right into it. Tumapak ka kasi. Lumakad ka kasi. Go through it. Marami sa atin natatakot. Kasi, you know, we are settling dun what is conventional. Sanay na tayo dun sa kung saan lang tayo comfortable. But, you know, I know that God will be shaking things up for us this year. Merong mga nililiglig ang Panginoon. Bakit? Kasi tinatanggal din niya yung mga hindi na dapat. Yung hindi naman ibig sabihin na nasanay ka sa isang bagay, eh okay na yon. May okay na ako dito, Pastor Weng, kasi nasanay na ako dito. May okay naman, okay na ako dito, okay na ako dito. No, God is doing a new thing and He is opening doors for you. You better get out of your comfort zone. Amen. Tapak, pasok, lakad, march on, run towards that open opportunities that God will be giving us this year. Amen. There's no need to be shy. No, ayoko, nahiya ako eh. Hiya ka ng hiya. Sino kinahihiya mo? Amen. Pag nagbukas, karan mo. By faith. Believing by faith. Resting in faith. Nakaran mo. Kasi pag God-ordained opportunities yon para sa ikabubuti at ikauunlad mo yon. Amen. So you walk in there. Amen. Sabi doon, paano to, Pastor Weng? Kasi baka magkulang ako eh. Pwede ba sabi natin, the word of God is the light unto our path? Anong sabi sa Philippians chapter 4:19? Huwag ka matakot na pag nagbukas o ng mga hindi mo nakasanayan ng mga sitwasyon o kaya man mga oportunidad na parang bago sa'yo, parang you're not certain about it. Huwag ka mag-alala. Have this word sa Philippians chapter 4:19. Sabi doon, and my God shall supply all all your needs. Amen. Ang ating Panginoon, ina-assure ka that He's with you. He's backing you up. Amen. That He will provide all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yung backing ng ating Panginoon, hindi kagaya ng pagbaback ng back up ng tao. Kasi pag tao ang padrino mo, ang back up mo, limitado lang yun. Kahit napakayaman yun, limited. Amen. Pero ang sabi dito, the Lord is backing you up. My God shall supply all your needs according to His riches. Sa napaka yaman ng ating Panginoon. No? Langit, lupa, ilalim ng lupa, Kanya po ito. So it will not be just like hunting. Alam niyo yung nagja-job hunt? Yung hinahanap mo. Sa taon ng 2020, kung may salita ka ng Diyos sa buhay mo, hindi lang pag-uutusan ng Panginoon ang pagpapala mo, kung hindi ang pagpapala na ng Diyos ang darating sa'yo. Hahanapin ka na ng blessing mo. Nasaan na ba itong si sister at si brother? And speaking of hinahanap, eh paano kaya kung ang blessing ng Panginoon sa'yo na super duper big, eh pinadaan dito sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City, 10:30 a.m. celebration, eh absent ka. Woo! Yan tayo eh. Eh hinahanap ka nga. So kailangan you must be visible. Pakikalabit mo yung katabi mo, dapat visible ka daw.
Oh, again, sino dito ang nag-expect ng napakalaking pagpapala sa taon na to? Tapos na, eh, paano kung every 10:30 dinideklara yun? Tapos absent ka. Sabi mo sa katabi mo, wag na tayong absent. Wag. Come on, people. Paano nga? Diba, when God ushers in the word, tandaan ninyo, yung roadmap, yung susi natin, yung daan mo, yung ilaw mo, yung hakbangin mo, is the word of God. And the word of God is always being preached, being taught, being prophesied, being declared here. Tas absent ka. Eh, saan mo makukuha yun? Hindi mo makukuha yan sa mall, kahit humiga-higa ka sa beach. Wala dun. Dito. So I'm challenging this congregation ng 10:30. Amen. That every week, present tayo dito unless talagang merong mahigpit na dahilan kung bakit tayo wala. Diyos ko, na nahimik na. Yan tayo eh. Sino nga uli ang nag-inaasa ng Panginoon na malaking blessing niya sa kamay? Amen. Oh, yan, di ba? Uy, dito yun ipapadaan ng Panginoon. You must be here every single time. Lakas maka-amin nun. Matindi pangangailangan nun. Praise God. Because we won't be hunting. Hindi mo kailangan hanapin eh. Hindi mo kailangan ikaw yung mag-run after. No, God commanded the blessing, right? Nakita natin yun sa scripture kanina. That God, my God shall supply. He'll be the one to do it. Ay, nasan ka? So you must be here. Gandang conclusion nito. Amen. We must be here because the word of God be your roadmap, be your key, be your light, your path. Amen. So if you're not here when it's being dispensed, you're gonna miss your blessing. Praise God. Pakikalabit mo yung katabi mo, sabi mo, present tayo every Sunday. Amen. Praise God. The number three declaration that we'll have for the year 2020, yung road mapping natin, is that 2020 will be a year of a leap of faith. Na ang 2020, grabe ang talon pataas ng ating mga pananampalataya. I'm not saying wala tayong pananampalataya. Yes, meron tayo niyan. Di ba nung mga nakaraan preaching natin, I told you before, that God is, if I may use again the word, transacting with us according to the measure of our faith. Ang Panginoon nagtatransak sa atin, depende sa sukat, laki, liit ng iyong pananampalataya. And 2020 will be a year of a great leap of faith. Sa congregation ng 10:30. Grabe ang pag-aangat ng ating pananampalataya sa ating Panginoon if we will just stick with the roadmap of the Word of God. Sabi sa Luke 17 verse 5, there was a time here that the disciples literally asked God, anong sabi dyan? Lord, increase our faith. Imagine nyo, itong mga disciples na to, they've been with Jesus all day. Sila yung mga disipulo na kasakasama ng Panginoon. Lagi na nilang kasama to, ha? I mean, they are exposed to the works, the miracles, the goodness of God. Lagi nilang kasakasama, yet at one point, they ask God, Lord, increase our faith. So marami dito, you're probably accustomed to you having faith. Abay, salamat sa Diyos. You have faith. But look at this scripture. Yung mga disciples to eh. Hindi naman to heathen. Hindi naman to yung mga taong hindi nananampalataya sa Panginoon. They are disciples. They are, you know, they are with Jesus. Mga alagad sila ng Panginoon. Yet they ask God, Lord, increase our faith. Dagdagan mo kami ng pananampalataya. Bakit kaya sila humihingi ng pananampalataya? You know why? Kasi sa totoo lang,
maliit talaga ang kanilang pananampalataya. Kaya nga in the parable, God is always speaking, you of little faith, you of little faith, you of little faith. Ay, hindi ako pastor, yung anlaki ng faith ko. Really? Well, that's good for you. Pero sabi ng Biblia, maliit pa yung pananampalataya natin. You know, kasi kung talagang ang lalaki ng pananampalataya natin, hindi lang punong-puno tong dome na to. Palagay ko lahat tayo, mga talagang napaka-distinguished men and women na sa buong Pilipinas. Amen. So we need to work on with our faith. Kailangan pa nating palakasin, pataasin ang antas ng ating pananampalataya. I pray that habang ako'y nakatitig in the vastness of that landscape, Lord, increase my faith. Because I want to believe God for more. Gusto ko pang mas malawak, mas mataas na antas yung nais kong makita at maranasan sa Panginoon. Unless, of course, kontento na kayo kung anong meron kayo. Ay, wala naman itong pilitan, mga kapatid. Pero you know, if you're still believing God for more, naniniwala ka pa na may mas mataas, mas malaking mga blessing ka pang dapat matanggap sa Panginoon. Sino kaya dito yung may mas malaki, mas mataas pang blessing na hinihingi kay Lord? Taas ang kamay. Amen. Yung pananampalataya nyo ba sapat para makuha yan? Alam mo, Pastor Weng, yung pinagpe-pray ko nga, 30 years ago na yan eh. Di pa dumadating. O nga, Pastor Weng, 5 years ago, prayer ko na yan, di pa rin dumadating. Di ka ba nag-iisip kung ba't hindi dumadating? It's not that God doesn't want you to have it. Hindi dahil ang Panginoon, ay, pinagkakaitan ka ba? No. Could it be an issue of faith? Kaya nga, in the parables, God is always speaking of a 30-fold, a 60, and a 100-fold. Sino kaya dito sa 10-30 ang gustong makatanggap ng 30 paulit-ulit, patong-patong na pagpapala, tas ang kamay? Ba, marami pa din. Pang ilang ulit na to eh. Lagi ko itong niraran sa inyo, ha? 60! 60 paulit-ulit, patong-patong na pagpapalatas ang kamay. May marami pa rin talaga. Pero alam niyo, sabi ng Bible, may 30-fold, may 60, pero may 100-fold. Amen. Sino dito ang 100-fold? Hallelujah! Amen! So why settle for less when you can have the 100-fold? But for you to have the 100-fold, kailangan ang taas ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Pero even if you're desiring for 100, ang pananampalataya mo pang 30-fold, eh hanggang 30-fold ka lang. Because according to the measure of faith, yan ang transaction natin, tama po ba? So let's be asking God, Lord, increase my faith. Can you ask God that, Lord, increase my faith? Dagdagan mo naman, Lord, ang pananampalataya ko. Kasi maraming mga bagay na hindi ko na rin kayang panampalatayaan. Because you know, sa aking limitadong kaisipan, paano kaya yun? Things become impossible for us. Pero pag may pananampalataya ka, there is nothing that is impossible for you. Amen. Walang limit ito eh. Praise God. And the fourth thing that God wants us to really experience this 2020 is that 2020 will be the year of suddenlies. Amen. Maraming mga biglaan. Amen. Kasi habang, you know, tayo ay inuumpisahan ng bago ng Panginoon at ang Panginoon naman ay nagbubukas ng kabi-kabilang mga pintuan ng mga magagandang oportunidad sa atin at umaangat na ang pananampalataya ng 1030 family. Bigla na lang may darating na pagpapala sa atin. Just like in the day of Pentecost when the disciples are all waiting, naghihintay sila, may hinihintay sila eh. Kayo ba may hinihintay kay Lord? Ay kasi kung wala naman, di ba na tayo mag-usap? Pero yung mga disciples during that time, they are waiting for God. Naghihintay sila for the promised Spirit.
Naghihintay sila, kuyog-kuyog sila doon in the upper room, naghihintay, siksikan sila. Nakatating ako doon sa upper room na yun, alit-lit. Siguro ka ako na nandito sila, siksikan sila, nakakaganyan. Body-body siguro. Amen. They are waiting. Alam nyo, at habang nanghihintay sila sa Panginoon, anong sabi sa Acts chapter 2, verse 2, and suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. You know, God in 2020 will begin to suddenly come to us. Amen. Habang naghihintay ka sa Panginoon, sino kaya sa 1030 family ang may hinihintay kay Lord? Sino kaya dito yun? May hinihintay ba kayo kay Lord? Amen. Then suddenly, there came. Amen. Kasi pag wala kang hinihintay, excuse me po, patawarin niyo ako dito. I'm gonna say it. Wala kang aasahan. You know, expectation is always a language of faith. Kasi kaya ka naman nag-i-expect, alam mo eh, na merong kang inaasahan. Pero yung mga taong alam din na wala silang aasahan, hindi na nga yun mag-i-expect. Tama po ba? Wala naman talaga. Hindi naman talaga mangyayari yan sa akin. They will not expect at all. Kasi wala talaga yun sa puso nila eh. But if you're expecting something from God this year, may hihintayin ka. Pakitanong mo nga sa katabi mo, may hinihintay ka ba? Sino kaya dito ulit ang may mga hinihintay ta sa kamay? Woo! Hallelujah! I am so excited kasi ito ang taon na suddenly, yung mga bagay na hinihintay natin, bigla na lang. And who knows, habang nakaupo ka dyan, suddenly, yung hinihintay mo, nandyan na pala. Hallelujah! Praise God! Suddenly, Lord. Amen. This will be the year that God will just do it. And I prayed that nan tayo ng Panginoon na naghihintay. Amen. And I prayed that nan tayo ng Panginoon that we are faithful and faithfully waiting sa mga hinihintay mo nga sa Kanya. Kasi even at the back of your mind, pag sinasabi mong, ay siguro yung hinihintay ko hindi pa sa taon na to, Pastora Weng. Siguro mga next year pa yon, 2021, Pastor. Ay, 2021. Yan ang faith mo, 2021. They be it done to you according to your faith. Pero kung yung ini-expect mo, yung hinihintay mo, and you put your faith on it, God, I'm believing that it will come 2020. Sinasabi na sa'yo ng Word of God, and suddenly, it will really come to you. Amen. Praise God. So tayong lahat, let's just be expectant. Nubuin natin yung ating mga kalooban that this year, Lord, you're gonna surprise me. But meanwhile, let's remain faithful. Let's remain really steadfast. Talagang may hinihintay ka. Di maghintay ka. Kasi kung talagang meron kang ihintayin, maghihintay ka eh. Pero kung talagang wala, huwag ka na maghintay. Sayang oras mo. Amen. So, number four. Okay? Number five. The year 2020 will be our year. The year of giving. Ang 2020, magiging taon nito ng pagbibigay. Sabi ng iba, amen. Ba't sinabi ko bang kayo magbibigay? Assume kayo eh. First and foremost, God will gonna give. Ito yung taon that God will start to give and give and give and give. Naalala niyo yung scripture natin before? That God will bless. Bless. Bless.
Because God will start to give. Amen. But on the other end, sabi ko sa inyo, dalawang part yan eh. May part si Lord, yes. May part din tayo. This is going to be a year of giving for all of us. Anong sabi sa Luke chapter 6 verse 38? Kung nagte-take note kayo, take note nyo to po, ito please. Kung meron kayong mga electronic Bible, may mga highlighter dyan, paki-highlight nyo ito. This is key to 2020. It says to give. Pakibasa nga natin ng malakas. Give. Hindi, malakas yung maririnig ng tenga mong physical at tenga mong spiritual. Again, let's start. Give. And it will be given to you. Lakas. Good measure. Press down. Shaken together and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Anong malabo sa scripture na ito? Roadmap, di ba? The word of God being a lamp to our feet. You know, our battle cry speaks of dekada ng kasaganahan eh. It's a decade of prosperity. It's a decade of plenty. And there's no other way that we can be in that state pag hindi natin isinagawa na itong taon na to ay taon ng pagtatanim at pagbibigay. Amen. Anong ibebuelo mo kung wala ka naman pambuelo? Hello? Sino nga dito ang gusto na yung dekada niya talagang punong-puno ng pagpapalatas ang kamay? Then let's make this year as the year of giving. Anong sabi ng scripture? Magbigay ka, give. And then, tapos na. No, there's an assurance here. Mga kapatid, bulag ka na lang pag hindi mo ito nakita. Give and what? And it's done, period. Ang sabi doon, give and it will be given back. And in what manner is God saying to us that our giving be given back to us? The first thing anong sinabi niya, in good measure. Wow. Baka meron pa sa atin dito nang dadaya-daya sa pagbibigay natin sa Panginoon, pero si Lord hindi ka dadayain. In good measure. Press down. O talagang isisiksik pa yan ng Panginoon. Titik-tikin niya pa yan sa gilid. Para talagang walang mga air o walang mga pockets doon na hindi malagyan. Press down, shaken together. Amen. Talagang God will make our blessing compact. Alam niyo yan, talagang buong-buo, solido ang ating pagpapala sa Panginoon and it's gonna be running over. Nag-uumapaw pa ito. Apaw! Hindi sakto. Minsan sanay na tayo dun sa word eh. Kamusta ka? Sakto lang. Sakto. Kamusta naman ang mga nangyari sa iyo sa taon ng 2019? Okay lang ako, Pastor Weng. Sakto lang. Mahilig tayo sa sakto eh. Pero alam nyo, sabi sa Bible, walang sakto. As far as God is concerned, ang gusto niyang makuha ng mga nandito ay overflowing, nag-uumapaw, sobra-sobra, naglulumuwang mga pagpapala ng Panginoon. Amen! Running over. Running over. Kahit saan niyo pong scripture translation yan, it's gonna be the same. Running over. Welling up. Praise God. Yun ang gusto ng ating Panginoon. And you know, why is this important? Bakit importante ang ating pagbibigay? Next plate po natin, please. Giving is what? This is very, very true in the Bible. Giving is the reversal of poverty. Okay? Pag tayo ay nagbibigay, it's reversing things for us. Kasi hindi ka makakapagbigay habang yung mindset mo mahirap. Kasi ang mindset ng mahirap, ba't hindi siya magbibigay? Kasi feeling niya, ako ang nangangailangan eh. Kailangan ko nga eh. Ako nga ang kulang eh. Kailangan ko yan, akin yan, dito yan sa akin. Tatago niya pa yan. Akin yan eh. So when you start to give, it's the reversal first of your mindset.
Nire-reverse ng Panginoon. There was a previous preaching natin, di ba? That God will be reversing things for us. And how do we do that? On our part, we start to give. Kasi binawasak din natin sa ating kaisipan yung matagal na tayong kumbinsidong-kumbinsido na mahirap ka. Tignan mo, ang tahimik natin. Sana manuot ito hanggang buto. We don't give. Why? Kasi at the back of our mind, hindi ako makapagbigay kasi mahirap ako eh. I need all the money that I can have. Kaya ayaw mong i-stretch yung kamay mo eh. Kasi sa puso mo, sa loob-loob mo, kumbinsido ka, kailangan every penny, every cent, wala akong pakawala dyan kasi kailangan ko lahat yan. Kailangan ko yan lahat, Pastora Weng. Ano ka ba? Hindi ka ba makaintindi? But in the Bible, pag ikaw ay nagbibigay, wow, ano daw, anong sabi doon? Yung binasa natin, Luke 6:38, grabe naman, it's gonna be reversing things for you. Unang-una mong nilalabanan sa pagbibigay mo, yung kampagkaka-mindset mo, tanggalin mo na sa isip mo yan. We're starting a new, God is starting a new thing. Kaya kung meron pa pong kuripot dito, alam niyo po iba yung word na kuripot sa marunong lang magtipid eh. Kasi yung iba taken synonymously na yun eh. Alam niyo po yung marunong lang magtipid. Alam lang niya kung saan niya i-dispense yung mga bagay na dapat niyang pagkagastusan. Tama po yun. Tama yun. Pero iba yung kuripot. Iba yon. Yung kuripot, nangunguripot talaga. Kahit naman pwede siyang magbigay. Kahit naman pwede siyang tumulong. Talaga. Talagang nakadikit ang mga kamao nun. Hindi talaga magpapakawalay. Kuripot yun eh. Huwag niyo naman tingnan yung katabi niyo. Ano ba? Don't give that person away. Kuripot. Iba yon ha. Iba yung marunong mag-save. Iba yung nangunguripot. Okay. Pati sarili niya kinukuripot. Alam mo, Pastora Weng, nagtitipid ako. Ay, talaga, that's good. Oo, alam mo, sa sobrang patitipid ko, nilakad ko nga hanggang Cubao ta Makati. Nilakad mo? Oo, alam mo, kaya ko naman lakarin, malakas ako eh. Nilakad ko! Talaga, anong oras ka naman nakarating? Nilakad ko, 2 oras. Pambira. Di mo tiningnan yung oras na nasayang sa'yo. Pambira. Amen. Iba yung kuripot, iba yung maroon magtipid. Ah. Let's just make it plain and simple. But in this year, kahit na nagsisave up ka, I mean, that's good. Mag-save up po tayo. Pero dapat marunong ka rin magtanim. Marunong ka rin magbigay. Amen. Oh, ayan na naman, nanahimik na naman kayo na para bang gusto niyo na akong pababain dito. Mahaba pa iba yung topic mong giving. Pastora Weng, habaan natin. Praise God. It's the reversal of poverty. The second thing that it brings to us, it's the breaking of our limits. Amen. Itong taon na to, let's give like never before. Alam mo, Pastora Weng, nakaano na ako eh. Every week, ito lang bibigay ko, 20. Ah, talaga, every week, Pastora Weng, nakaano na ako, plakado na yan, tansyado na yan, nakaschedule na yan, 20 pesos ang ibibigay ko. Ay, salamat naman sa 20 mo. Pero, dun ba sa pagbibigay mo ng 20, was it breaking a breakthrough blessing for you? Eh, kung sa palagay mo, sa pagbibigay mo ng 20, bless ka naman, di, alam nyo naman, wala namang pilitan dito, you continue on with your 20. But those of us na nag-i-start, mag-level up ng ating pagbibigay sa Panginoon, tignan nyo kung paano din buksan, pagbuhusan, pabahain kayo ng pagpapala ng Panginoon ngayong 2020. Amen. And if you will be just doing the same, you will just be doing what you usually does, ganun pa rin ang blessing mo.
Kung ganun ka pa rin nagbibigay, yun pa rin yung giving unit mo, yun pa rin yung giving amount mo, kagaya ng mga 10 years ago. Eh di kung ano yung blessing mo 10 years ago, yan pa din ang blessing mo ngayon. Pero God is starting anew. He's opening opportunities for you. He's lifting up your faith. Amen? Itaas mo naman yung level of giving mo. Pag hindi mo nakita rin ang pag-angat ng mga pagpapalang inilaan sa'yo ng Panginoon. Break that limit. Huwag kang nakatakal masyado. Takal na takal eh, oh. At teka. 20. Meron akong 25 ngayon. Eh, wag na natin ibigay yung 5 pesos. 20 lang ako. Takal na takal, di ba? Magsimula kang magbigay out of the box. Out of what you used to give. Out of your ordinary, out of your usual. Paano ka pupunta sa extraordinary eh lagi ka nando sa ordinary? Paano ka pupunta sa supernatural eh lagi ka doon sa natural? Paano ka pupunta sa miraculous kung nandito ka lang sa sakto? Eh, come to think of it. Tama po ba? Just remember that giving is the reversal of our poverty. It's the reversal of our limits. And the third thing, giving is our freedom from lack. Pag nagbibigay ka, ang ating Panginoon hindi lang wawasakin ang kahirapan mo. Hindi lang niya i-reverse ang kahirapan mo, wawasakin ang iyong mga limitasyon, kung hindi palalayain ka pa sa kakulangan. Maraming mga tao palaging kulang, kahit Christian na yan, palaging nagkukulang yan, kulang. E paano ka makakapagbigay pa kasi palagi kang kulang? So start changing that by giving. Change your mindset, Lord, I am able to give. Yung mga tao, ayaw lang nilang i-prioritize magbigay sa Panginoon. Bakit? Kasi ang priority nila iba eh. Ang priority nila manood ng sine. I'm not against those who watch movies. Pero mamili rin naman kayo ng papanoorin nyo. Ano po? Huwag naman kayo pumili ng mga demonic na mga movies. Okay? Nagpunta ng magbakasyon, nagliwaliw. I'm not against that. Kung, you know, R&R, rest and recreation is good, you may do so. But please do not remember to prioritize this thing kasi ito po yung susi natin para sa dekada ng prosperity. Amen. Pag hindi tayo magbibigay, lalo na ng ating tithes and offering. You know yung tithes and offering, inano na nga ni Pastor Vicky yun eh, nirecalibrate niya na yun. We're not really actually giving, we're returning. Okay, totoo naman yun. Kasi yung tenth natin, hindi naman talaga sa atin yun, no? So, binabalik lang natin sa Panginoon. And besides, lahat naman ng meron tayo ay sa Diyos. Wala naman talaga tayong maaangking atin sa mundong ito maliban na lang sa ating mga kasalanan at ating mga kakulangan at ating mga kabaluktutan at ating mga kung ano-ano pang mga maling ginagawa. Yan, atin talaga yan. But other than that, everything belongs to God. Amen. So, a fraction of it, a small fraction of it, 10%, isn't yours. Hindi rin sa akin. Let's just release it to God. I-return na natin sa Panginoon. Kanya yun eh. Sabi mo nga sa katabi mo, kay Lord yun. Eh paano pag hindi mo binabalik? Kaya nga sabi sa Malakay chapter 3, di ba? You are robbing. Talaga naman na, I love the Lord. In a Japanese accent, I rob the Lord. Di ba? No. If you love God, you will do what He says. For our good. Amen. So let's just return our tithes and our offering to God. Yung offering, walang measure yon. Kung gusto mo, napakalaki. You go right ahead. Kasi yung offering is a form of honoring with God. No? Honoring to God. No? Pag nagbibigay ka ng extra sa yung tithes, ay binibigyan mo ng pagsamba ang ating Panginoon. Binibigyan mo siya ng ganong kataas na respeto. Ganong kataas na regard. No? That's our offering. And besides, kung pumasok kayo dito ng maaga, kung maaga kayo, pina-flash dyan yung ating first fruit offering. This whole January, we are given the opportunity to give our first fruit offerings to the Lord. Okay? Offering ito. So it must be a willing act.
to God. Okay? Hindi po ito pilit-pilit. Huwag na kayo magbigay kung mapipilitan kasi hindi itutubo yun. But when you give it willingly before the Lord. Okay? In any way you may interpret. Ano ba yung first fruit, Pastor? Yung first month? Paano ba kami kakain kung buong buwan? Ano yung first week? One day? Depende sa'yo. Kung ano yung bukal sa puso mong best offering mo for the year, gawin mo na. It could be more than your month's salary. If you think that is your best first major offering to God, then you do so. Kasi kung bibigyan namin kayo ng ganito dapat siya na, tapos magagalit kayo sa amin. You do so according to your faith. But first fruit is always about your first income, whether it's a day, a week, first hour, o sige, kung iyan ang sa palagay mong buhay sa kalooban mo, you do so. But for the whole of January, we are given this opportunity. And I pray ang 1030 congregation, hindi tayo mag-fail in giving our first fruit. Okay, so pag-pray natin, yung bukal sa ating puso, yung best offering natin sa ating Panginoon sa buong taon na to. And besides, this is the year of giving. Umpisahan natin sa pagbibigay. Amen po ba? Praise God. So again, we have 5 declarations for the year. Pwede nyo itong dugtungan. Gusto nyo 100 declaration. Bahala na kayo. Inumpisahan ko lang sa 5. Ano yung first declaration natin? The 2020 is the year of what? Is the year of new beginnings. The second thing, 2020 will be a year of what? Open opportunities. Number 3, it will be the year of what? The year of a leap of faith. Number 4, it will be the year of suddenlies. Number 5, it will be the year of giving. Amen. And I pray that God's word will indeed be a light unto our feet and a light unto our path. Yan ang roadmap natin sa 2020. At ang buong salita ng Diyos from Genesis to Revelation ay buong malinaw na plano ng Panginoon para sa ating lahat. If you are able to do the Word of God, to obey it fully, anong sabi sa Bible? Be doers of the Word, not hearers only. Sana po gawin natin. Wag lang yung nadinig natin. Oh, yung ganda talaga ng preaching ngayon. Nagandahan lang tayo, tapos na. Hindi. I pray, marinig natin yan, bumagsak sa ating mga puso at gawin po nating lahat. Amen? Let's all pray. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Father, in the name of Jesus, we bless you for beginning this year with the blessing. Salamat po, Panginoon, na ang buong taon ng 2020 ay pinagkalooban niyo na po kami, Panginoon, Lord, ng maraming oportunidad. Salamat, Panginoon, Lord, na sa pag-umpisa ng taon na to, sinisimulan mo na, Panginoon, na itaas ang antas ng aming mga pananampalataya. Lord, we are expectant that you will suddenly, Lord, bless us, O God, as we keep our faith in you. Tulungan mo rin kami, Panginoon, Lord, na sa taon na to, maisabuhay namin, Panginoon, Lord, ang pagbibigay at pagbabalik una sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito. Lord, sinabi mo sa iyong salita in the book of Psalm 119, O God, the word of God is a lamp to our feet and a light to our path. Lord, as we are praying today, Lord, anong salita mo ang buhay sa aming puso? Give us a word, Lord, a word we can hold on to, a word that will establish our footings, Lord, a word that will be our stronghold in the name of Jesus. Mayroon ba kayong salita ng Diyos sa inyong buhay? Meron ka bang salita ng Diyos na pinanghahawakan mo para sa taon na ito? Let the Holy Spirit activate that word. Let it ever be alive in your spirit in the name of Jesus. God is watching His word to perform it. He wants to fulfill it in your life. Hindi nagsasayang ng salita ang ating Panginoon. But every time we profess, every time we take a hold of the Word of God, and every time we believe the Word of God, He's watching.
He is carefully watching every word to fulfill it in your life. Meron ka bang salita ng Diyos na pinanghahawakan sa buhay mo ngayon? If you have a word of God in your life today, can you please lift up your hands to God? Pwede ba bang itaas ang iyong kamay? Kung meron kang salita ng Diyos na pinanghawak mo, Lord, this year, ito ang pangako mo sa akin. Meron ba kayong mga pangako ng Diyos na pinanghahawakan? Salamat sa Panginoon. Kung meron, I want you to rise from where you are, tumayo ka sa iyong kinakaupuan. And you know, we need to activate that word. We do need to activate that. Hindi lang sa meron kang word. Kung hindi, you want it to happen in your life. You want that to manifest. Nakarinig tayo, salamat sa Diyos. We have considered it as our word for the year. And thank God. At salita ng Diyos, ang kinukonsider nating roadmap. Ano yun between you and your God? Gusto mo bang mangyari ang mga salita na yan sa buhay mo? Let's start the year. And if you want to activate that word, meron kang prophecy, meron kang prayer, meron kang desire, meron kang dream na yan na gusto mong mangyari sa buhay mo this year, let's just offer it to God. I want you to come here in front and we will pray for you. Quickly, please. Punta po kayo sa harapan. Come on, let's pray together. Let's start this year acknowledging that apart from God, we're nothing. Let's just acknowledge and let's build by faith and on faith this year, 2020, and this decade. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus, as these men and women come to you, O God, you know their hearts, Lord. Alam mo, tumatakbo sa kanilang mga puso, sa kanilang isipan. Father, as they leave behind the year that was, tinatalikuran na rin namin, Panginoon, all our failings, lahat ng aming mga palpak, lahat ng aming mga hindi nagawa, lahat ng aming mga frustrations, yung mga discouragements namin, the things, Lord, that didn't happen for us as we wanted it to be. Lord, we're leaving it behind. Amin pong tinatalikda na yan, Panginoon. We're believing, O God, Lord, for a new beginning, bagong simula. We're believing, O God, Lord, that you will open many doors of opportunities, O God, para sa mga taong nagsilapit dito, Panginoon. Lord, we're believing, O God, Lord, that you will not only double their faith, not just triple their faith, O God, but let there be a great leap of faith, Lord, sa congregation ito, especially those who are in this call, O God. And Father, O God, we also pray, O God, Lord, that you will also make manifest, O God, Lord, Panginoon, for this year of 2020, O God, Lord, that this will be the year of your suddenlies. Yung mga lumapit dito, you know, biglaan to. Biglaan! God will continue and will start now to give you a sudden blessing, a sudden unexpected miracles in your life in the name of Jesus. In the name of Jesus. We'll try to pray for you. You know, this is about the altar call. Can I ask Pastor Vicky, Brother Jim C., Brother Edwin, please? We're gonna just lay hands on you, okay? If you receive a small prayer, then praise God. Lift up your hands to God. But if we lay just hands on you, just receive it as a touch of God in your life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on. Thank you, Lord. Hodarama sekehiyandarama shanda. Let's pray. Let's pray in the Spirit. Neba makaya rabasande. Oh, be expectant. Be expectant in the name of Jesus. Yeah.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Holy, there is
Thank you, Jesus. We'll just have one exercise today. This is about the year of giving, right? So, hindi pa po tayo magta-tithes and offering. I know meron tayong portion for the tithes and offering, but I want to have a special giving today. You know, this is a seed offering. No, magbinhi tayo. If you have your first fruit, mamaya isabay niyo yan sa tithes and offering. But I want to particularly call for a special giving year 2020 this time. Kasi we talked about giving, right? Ano yung ginagawa ng giving sa atin? It reverses our poverty. It breaks our limit. And of course, it sets us free from lack. So kung gusto nating selyuhan yon, can I have a basket here, please? Again, hindi po ito yung tithes and offering nyo. Yung tithes and offering nyo, you give it purposely. Talagang yon nilalaan natin sa Panginoon. But this is just being spontaneous. I just want to, you know, sundin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. How can we get through with this preaching without really responding to what the Lord has been saying to us? We give out of the box. Yung tithes and offering natin, binibigay natin yan every Sunday, right? And it's supposed to be with us, naka-prepare. Pero this time, can we give extra to God? Amen. So can you all rise up? I'm sure meron na kayong dinukot right away. And I'm sure marami sa inyo, ina-anticipate nyo na ito. Ina-anticipate nyo na ito. And you, if you have something, you're expecting something from God, all the more that I challenge you to give. Give outside of your ordinary. Give outside of what you are expecting yourself to give. Amen. So bukas na po yung basket. Just drop there. And with your faith, let 2020 be the year of giving in the name of Jesus. Respond to the word and to respond to this declaration. Humarap ka nga sa kanila, Brother Jerry. Father, in the name of Jesus, we declare that your word, O God, has been received today, O God, and you're watching your word to fulfill it in our lives, O God. At lahat po sa amin na nagtanim, Panginoon Lord, para sa taon ng 2020, we are expecting